Yo! Maligayang pagbabalik mga kapatid. It's Kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung bakit ang mga mayayaman na lugar dito sa atin sa Pilipinas ay matatagpuan mo sa Luzon at Visayas, at ang mga mahihirap na lugar ay sa Mindanao mo matatagpuan. Bakit kaya? But before that, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako po ay Taos Pusong nag-iimbita sa inyo sa pag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kang ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Katanungan, bakit kung sino pa ang lugar na may pakinabang, sila pa ang naghihirap? At yung mga lugar na walang pakinabang, sila ang yumayaman. May sagot ka ba, kapatid? Lingid sa kaalaman ng karamihan, itinuturing ang Mindanao na pangalawang pinakamalaking isla sa Pilipinas na kumakatawan sa halos quarter ng kabuuang populasyon ng ating bansa. At ang ikatlo ng lupain ng Mindanao ay nakatuon sa agrikultura. At nagbibigay ng higit sa 40% ng pagkain ng bansa, mga kinakailangan, at nag-aambag ng higit sa 30% sa pambansang kalakalan sa pagkain. Ngunit, bakit ganun? Dekada na ang binilang ng kaguluhan sa bayan ng Mindanao. Ilang usapin pang kapayapaan ang sinimulan, pero bigo pa rin ang lahat ng ito. Ang Maguindanao, ang pinagkukunan natin ng saging at pinya at iba pang mga gulay at prutas para sa export and import sa ibang bansa. Ang Hulusulu ang sentro ng lupang pangako sa Mindanao, at ang Hulusulu ang may pinakamalaking pakinabang sa Pilipinas. Dahil sa hawak nito ang titulo sa Sulusi, at nang dahil sa Hulusulu, nagbabayan ng upa. Ang Sabah, Malaysia sa Pilipinas. Pero, bakit mahirap na lugar ang Hulusulu? Ang sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon sa kanyang speech. Taong 2013, ang binigay na budget lamang sa Mindanao is 14%, samantalang sa Luzon is 56%. Taong 2014, ang budget sa Mindanao is 11%, sa Luzon is 62%. Taong 2015, ang budget sa Mindanao is 16%, sa Luzon is 58%. Taong 2016, ang budget sa Mindanao is 19%, sa Luzon is 64%. Paano makakabangon ang Mindanao sa kahirapan kung mas lamang sa budget ang Luzon? At 61% ng matataas na mga politiko sa Pilipinas ay sa Luzon naninirahan. Kaya hindi matapos-tapos ang kaguluhan sa bayan ng Mindanao dahil sa hindi patas ang pamimigay ng budget sa Mindanao. Mga kapatid, narito ang mga lugar na mahihirap. Ngunit, masagana naman ito sa agrikultura at likas na yaman. Number 10, Western Samar. Ang Western Samar ay isa pang bagong pagpasok sa listahan ng mga pinakamahirap na probinsya sa bansa na may 43.5% na saklaw ng kahirapan, kapareho ng Hilagang Samar. Ang lalawigan na ito ay isa sa mga apektadong lugar ng mga bagyo na siyang sumira sa kabuhayan ng mga kapatid natin. Number 9, Northern Samar. Ang Northern Samar ay isa sa tatlong lalawigan
na binubuo ng isla ng Samar. Ang industriya ng turismo rito ay may malaking potensyal. Ngunit, nananatiling hindi alam ng mga karamihang turista. Batay sa ulat ng NAPSE, mayroon itong saklaw na kahirapan na may 43.5% na maaaring mabawasan kapag ang mga tourist attractions ng lalawigan na ito ay magamit. Number 8. Negros Oriental. Ang Negros Oriental o Eastern Negros ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Timog Silangan na kalahati ng rehiyon ng Negros Island. Sa kabila ng katotohanan na ito ay naging isang tagapagtustos ng kuryente sa mga kalapit na lalawigan nito at pagkakaroon ng isang mahusay na lupang pag-agrikultura. Mayroon pa rin itong rate ng saklaw ng kahirapan na 43.9%. Number 7. North Cotabato. Ang North Cotabato ay isa ring bahagi ng rehiyon ng South Cotabato. Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, General Santos City o mas kilala sa SOC Sergeant at matatagpuan sa gitnang bahagi ng Mindanao sa pamamagitan ng isang 44.8 rate ng saklaw ng kahirapan. Ang lalawigan na ito ay isa ring bagong miyembro ng pinakamahirap na lalawigan ng Pilipinas. Katulad ng Sarangani, ang Romanong Katolisismo ang pangunahing relihiyon sa lalawigan na ito na may 58% ng population ng mga Katolikong Romano. Ang nasabing dahilan ay dahil 71% ng population ng Cotabato ay tunay na nagmula sa Luzon at Visayas, habang ang 18% ng population nito ay mga pamayanan ng katutubong Maguindanao, Manabo at Tabuli. Number 6. Sarangani. Ang Sarangani ay bahagi ng SOC Sergeant at may rate ng kahirapan na 46%. Bagaman, matatagpuan ito sa Mindanao, ang Romanong Katolisismo ang siyang pangunahing relihiyon ng lalawigan na may 63% na population ng mga Katolikong Romano. Number 5. Zamboanga del Norte. Matatagpuan ang Zamboanga del Norte sa rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Mula sa pagiging pinakamahirap na lalawigan ng Pilipinas na may rate ng kahirapan sa 64.6%. Number 4. Maguindanao. Ilalim ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ito ay ikaapat na pinakamahirap na lalawigan sa bansang Pilipinas na may rate ng 54.5% na saklaw ng kahirapan. Number 3. Apayao. Ang Apayao ay bahagi ng Cordillera Administrative Region sa Luzon. At ito ay ikatatlo sa pinakamahirap na lalawigan ng Pilipinas na may 54.7% na insidente ng kahirapan. Number 2. Eastern Samar. Ang Eastern Samar ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Eastern Visayas. Ito ang pangalawang pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas na may 55.4% na saklaw ng kahirapan. Ang pangunahing mapagkukunan ng pang-ekonomiya ay ang agrikultura at pangisdaan.
Number 1. Lanao del Sur. Ang Lanao del Sur ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao o ARMM. Ito ay nananatiling bilang number 1 sa mga probensya na may pinakamaraming bilang ng mahinang pamilya na may 67.3% na saklaw ng kahirapan. Para sa kalaman ng karamihan, ang census at housing population na isinagawa ng Philippine Statistic Authority or PSA ay nagpapakita din na mayroong isang napakalaking pagbagsak ng population sa nasabing lalawigan na may 933,260 na bilang ng mga tao. Hanggang dito lang muna tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po.